Showbiz Update. Be updated. Rosemar Tan at Renden Labrador, kakasuhan ng Koron, Palawan. Rosemar at Renden, dineklarang persona non grata sa buong Palawan. Narito ang detalye. Idineklara bilang persona non grata ang mga influencer na sina Rosemar Tan, Renden Labrador at Team Malakas sa buong lalawigan ng Palawan. June 14, pinag-usapan sa social media ang video na inupload ni Renden dahil sa mainit at magulong konfrontasyon sa pagitan ng grupo nila ni Rosemar at ng LGU staff ng Koron, Palawan na si Jocelyn Trinidad. Nagugat ang naturang isyo dahil sa pagpost ng LGU staff na si Jocelyn laban sa grupo ni na Rosemar at Renden sa social media. Sinabi ni Jocelyn sa kanyang post na ginamit lamang ang mga taga-Koron, Palawan ni na Rosemar at Renden para pagkakitaan sa social media. Rosemar, Renden at Team Malakas nagsagawa ng charity event sa Koron, Palawan. Kung ating babalikan, nagbakasyon ang hashtag Team Malakas sa Koron, Palawan at naisipan nilang mamahaji ng tulong gaya na lamang ng mga groceries, cash prizes at nagpalaro rin sila sa mga mamamayan ng Koron. Sa galit na pagbabahagi ni Rosemar, sakay na umano sila ng isang speedboat nang biglang makarating sa kanila ang post ni Jocelyn na bumabatiko sa kanila sa social media. Post ni Jocelyn, Dear Rosemar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Koron para sa mga vlog-vlog nyo at SOCMED, dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom, at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 dulang. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso hindi nyo nga hinawakan? Huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo pinaasan nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda sana na lang inuno nyo, hinahamon ko na nga santukan si Renden naghubad pa eng talaga, ekis kayo. Dahil sa naging tirade ng LGU staff sa kanila online, agad na sumugod ang hashtag Team Malakas kabilang sina Rosemar at Renden sa munisipyo ng Koron, Palawan para komprontahin si Jocelyn Hinggil sa post nito laban sa kanila. Mapapansin sa viral video na galit na si Renden habang kinokompronta at sinisigawan niya ang LGU staff na si Jocelyn. Ngunit maraming netizens ang naimbyerna dahil dinuduro-duro pa ni Renden ang LGU staff dahil sa tindi ng kanyang galit. Rosemar at Renden, dineklarang persona non grata sa Koron, Palawan. Agad na nag-viral sa social media ang naturang video ngunit imbes na kampihan, nakatikim ng samut-saring batikos ang mga influencers. Mabilis rin na naghain ng isang resolusyon ang LGU ng lalawigan upang mapatawan bilang persona non grata ang mga influencer na sina Rosemar, Renden at ang grupong hashtag Team Malakas. Rosemar at Renden, dineklarang persona non grata sa buong Palawan. June 18, inirekomenda rin ni First District Board Member Juan Antonio Alvarez na patawan bilang persona non grata sina Rosemar, Renden at ang buo nilang grupo sa buong lalawigan ng Palawan. Ani Alvarez, alam naman natin kung ano ang pinaka-trending ngayon sa social media, at ito nga ang issue sa Koron kung saan nagkaroon ng malaking kabastusan na nangyari sa institusyon ng munisipyo ng Koron. So, ang chronological events noon ay pumunta sila sa Coliseum ng Koron para magbigay sana ng ayuda. On that day, tsaka po sila humingi ng assistance sa LGU. At bilang LGU, sila naman po ay tinugunan, sila ay in-assist doon sa event nila na biglaan. At same time, hindi na maiwasan na dumagsa ang tao. Nagkaroon din po ng insidente na nagpost ang isang staff ng Mayor's Office na si Joe Trinidad on her personal Facebook page ng kanyang damdamin na hindi raw po nabigyan ng kaunting tulong yung ibang pumunta. Kumbaga, nag-voice out siya ng kanyang damdamin sa nangyayaring event at nabasa po ata ng Team Malakas. At doon nagsimula ang kaguluhan. Sinugod po nila Renden at Rosemar si Joe doon po sa opisina ng mayor, doon nagsisigaw sila at nagduduro-duro. Nabastos na po ang institusyon ng munisipyo ng Koron. So, sabihin na natin mali ang pinost ni Ma'am Joe. Pero ito po ay kanyang personal na opinion, ipinost niya po ito sa kanyang personal na Facebook page, hindi niya po ito ipinost as official opinion or stand ng munisipyo ng Koron. Ang reaction po ng Team Malakas ay samobra. Hindi maganda ang ginawang reaction ng Team Malakas. Nadamay ang buong munisipyo ng Koron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman dapat. Na-generalize po nila na ang tao ng Koron ay masama. Hindi po totoo yan. Kilala ko po ang mga taga-Koron. Lagi po ako nandoon. Lagi ko pong nakakasama ang mga tao ng Koron. Ang mga tao ng Koron masayahin, matulungin. Grateful yan sila kapag may mga tumutulong. Hindi po fair sa bayan ng Koron, sa mga tao ng Koron, na mabansagan sila ng ganoon klaseng ugali. Masakit po sa damdamin ko na bilang Palawenyo, bilang nagmamahal sa munisipyo ng Koron, sa lalawigan ng Palawan, na mangyari ito sa atin. Ani Alvarez. Dagdag pa niya, hindi po kasi porket ba tumutulong ka, hindi po porket na nagbibigay kayo ng ayuda ay may karapatan ka ng mambastos ng kapwa mo Pilipino, kapwa mong tao.
Hindi po yun rason. Hindi mo po pwedeng ipamoko sa kapwa mo tao na dahil tumutulong ka, pwede na kitang duru-duruin, pagsisigawan, at ipahiya sa social media. Hindi po dapat natin palampasin yan. Kailangan matuto ang mga gumawa ng mga aksyon na yan. Kaya naman po, let us discuss the possibility of also declaring the said personalities persona non grata, not just in the municipality of Coron-Coron, but the whole province of Palawan because they have no right to do what they just did. Rose Martan, Renden Labador at Team Malakas Public Apology. Kahit umano naglabas ng kanilang public apology ang mga influencer noong June 17, inihayag ni Alvarez na hindi umano ito sapat dahil sa kahihiyan at sa bastos nilang asal sa loob mismo ng munisipyo sa Coron, Palawan. Dagdag ni Alvarez, kagabi po sila ay nag-public apology na. Pero para sa akin po, kulang pa rin ito, kailangan pa rin nilang maturuan ng leksyon. Naglabas ng kanilang public apology video ang mga influencer na sina Rose Martan at Renden Labador sa social media dahil sa gulo na nangyari sa Coron, Palawan. June 14, nag-viral sa social media ang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng grupo ni na Rosemar, Renden at ng LGU staff ng Coron, Palawan na si Jocelyn Trinidad. Sumugod ang hashtag Team Malakas kabilang sina Rosemar at Renden sa munisipyo ng Coron, Palawan para konfrontahin si Jocelyn hinggil sa post nito laban sa kanila sa social media. LGU staff ng Coron, Palawan tinire sina Rosemar at Renden sa social media. Sa naturang post ng LGU staff na si Jocelyn, sinabi nito na ginamit lamang ang mga taga Coron, Palawan nina Rosemar at Renden para pagkakitaan. Sinabi ni Jocelyn sa isang post na ginamit rin lamang ni Rosemar at ng hashtag Team Malakas ang mga LGU staff ng Coron para tulungan sila pero wala raw ibinigay kahit 5 dulang ang mga ito sa kanila. Maliban dito, matapang rin na hinamon ni Jocelyn si Renden ng santukan. Aniya, Dear Rosemar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga Coron para sa mga vlog-vlog nyo at Sokmed, dismayado dahil naghintay sila ng 1 oras at gutom, at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 dulang. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso hindi nyo nga hinawakan? Huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo pinaasan nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda sana nalang inuno nyo, hinahamon ko na nga santukan si Renden naghubad pa enj talaga, ekis kayo. Kung ating babalikan, nagbakasyon ang hashtag Team Malakas sa Coron, Palawan at naisipan nilang mamahaji ng tulong sa mga tao. Ayon naman kay Rosemar, sakay na sila ng speedboat nang biglang makarating sa kanila ang post ni Jocelyn na bumabatiko sa kanila. Rosemar at Renden, pinatawa ng person non grata sa Coron, Palawan. Sa viral video na ibinahagi ni Renden sa social media, mapapanood ang mainit na konfrontasyon at sigawan sa pagitan ng hashtag Team Malakas at ng LGU staff na mismong sa loob pa ng munisipyo. Ayon pa kay Renden, pumunta sila sa Coron para ma-promote turismo ng lugar pero sila pa umano ang napasama. Makikita rin sa mukha ni Renden na galit ito habang kinokonfronta at tinataasan niya ng boses ang LGU staff na si Jocelyn. Makikita rin sa video na dinuduro-duro pa ni Renden si Jocelyn dahil sa tindi ng kanyang galit. Nag-viral din sa social media ang public apology ni Jocelyn para kay Rosemar at Renden. Dahil dito nanawagan ang mga netizens na sana raw ay mapatawa ng persona non grata si Rosemar at si Renden. Ani ng netizen, Coron doesn't need these vloggers to promote their tourism. Coron is already famous all over the world, ituloy ang persona non grata kay Rosemar at Renden. Dahil sa nangyaring gulo, pinatawa na bilang persona non grata ang mga influencers na sina Rosemar at Renden sa bayan ng Coron, Palawan. Posible rin umano na maghain ang LGU ng Coron ng isang resolusyon para patawan rin ang mga influencers ng persona non grata sa buong lalawigan ng Palawan. Rosemar at Renden, Public Apology. Matapos patawan bilang persona non grata, naglabas ng kanilang public apology ang mga influencers na sina Rosemar at Renden. Sa kanilang paghingi ng kapatawaran, inamin ni Rosemar, Renden at ng hashtag Team Malakas na nagkamali sila. We will be better. Pinagdiinan rin ng mga content creators na sila ay hamak na tao lamang at nagkakamali rin, aminado rin sila na nagpadala sila sa bug zone ng kanilang mga damdamin. Ani Rosemar, pasensya na po kay Ma'am Jo, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at sa bayan ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na pinost ko na never again Coron. Hindi ko po sinasadya na i-generalize ko kayo. Nagpadala po ako sa bug zone ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. Alam ko pong pagkakamali po yun. Sana mapatawad nyo po ako, dagdag pa ni Rosemar. Kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung samobra man po kami, panimula ni Renden. Tingin po namin, ito po ay magiging lesson sa amin as a team. We will be better,
at babawi po kami, at hindi po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng taong nangangailangan, dagdag pa ni Rendan. Humingi ng tawad ang influencer na si Rose Martan matapos silang masangkot ni Renden Labrador sa isang kaguluhan sa Coron, Palawan. Ang masaya sanang bakasyon ng grupo ni Rose Martan na hashtag Team Malaka sa Coron ay naging mitsa para makatanggap sila ng samot-saring batikos ngayon mula sa netizens. Noong June 14 nagbakasyon ang Team Malaka sa Palawan, dito na naisipan ng kanilang grupo na magsagawa sila ng isang charity event para mamahadyay ng tulong sa bayan ng Coron. Pagkatapos ng kanilang charity event, hindi nagustuhan ni na Rosemar at Renden ang naging patutsyade ng isang government official ng Coron, Palawan. Sa naturang post ni Jocelyn, Coron, Palawan staff, sinabi nito na ginamit lamang umano ng mga vlogger ang mga taga-Coron para pagkakitaan sa social media. Kwento pa ni Rosemar na nakasakay na sila ng speedboat nang biglang makarating sa kanila ang post ni Jocelyn Trinidad na bumabatiko sa kanila. Maliban dito, hinamon din ni Jocelyn ng santukan si Rendan. Post ng staff sa Coron, Palawan. Aniya, Dear Rosemar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa mga vlog-vlog nyo at sokmed, dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom, at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 dulang. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso hindi nyo nga hinawakan? Huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo pinaasan nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda sana na lang inuno nyo, hinahamon ko na nga santukan si Renden naghubad pa enj talaga, ekis kayo. Dahil sa naturang post ni Jocelyn, sumugod ang grupo ni na Rosemar at Renden na hashtag Team Malakas sa munisipyo ng Coron, Palawan para komprontahin si Jocelyn Hinggil sa post nito laban sa kanila. Renden sa staff, pumunta kami dito para tumulong at i-promote ang Coron. Sa video na ibinahagi ni Renden sa Facebook, mapapanood ang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng grupo nila ni Rosemar at ng staff mismong sa loob ng munisipyo. Makikita ang galit sa mukha ni Renden habang kinokompronta ang staff. Buwelte ni Renden, pumunta sila sa Coron para i-promote ang turismo pero sila pa ang siniraan ng staff. Sa video, makikitang dinuduro ni Renden ang staff sa tindi ng kanyang galit. Dahil dito maraming netizens ang nanawagan na sana raw ay patawan ng persona non grata si Rosemar at si Renden dahil sa ginawa nila sa isang staff ng munisipyo sa Coron, Palawan. Imbes na kampihan, marami ngayon ang bumabatikos kay Rosemar at Renden dahil sa nangyari. Ani ng netizen, Coron doesn't need these vloggers to promote their tourism. Coron is already famous all over the world, ituloy ang persona non grata kay Rosemar at Renden. Samantala, humingi ng tawad si Rosemar at aminado sila na mali ang kanilang ginawa, ayon pa sa influencer na maglalabas sila ng kanilang public apology upang maayos na ang gusot sa pagitan nila at ng staff sa Coron, Palawan. Ani Rosemar, nag-usap-usap na kami Team Malakas para maiayos mga mali na nagawa namin. Again, pasensya na po sa mga naapektuhan. Mamayang gabi post po namin ang public apology from our team na hinihintay ng lahat. Nasaktan kami sa nangyari pero aminado kami na nagkamali din kami tao lang. Patawad hashtag Team Malakas. Matatandaan na, masama ang loob ng grupo ni na Rose Martan at Renden Labrador, na kilala bilang Team Malakas, sa isang staff ng munisipyo ng Coron, Palawan. Ito'y matapos silang batikyusan ng staff na si Joe Kayabyab Trinidad sa Facebook, kasunod ng kanilang charity event sa Coron. Staff ng munisipyo ng Coron, Palawan binatikos ang grupo ni na Rose Martan at Renden Labrador. Ayon kay Trinidad, ginamit lang umano ng grupo ni na Rosemar at Renden ang mga taga-Coron para sa kanilang vlog. Dismayado raw siya dahil naghintay sila ng 1 oras at nagutom sa charity event. Bukod dito, sinabi pa ni Trinidad na ginamit lang sila ng Team Malakas para tumulong, ngunit wala man lang daw silang natanggap na kahit 5 dulang mula sa grupo. SHARETWEETPINITSHARESHARE Photo, Coron, Palawan staff, Renden Labrador and Rose Martan. Masama ang loob ng grupo ni na Rose Martan at Renden Labrador, na kilala bilang Team Malakas, sa isang staff ng munisipyo ng Coron, Palawan. Ito'y matapos silang batikyusan ng staff na si Joe Kayabyab Trinidad sa Facebook, kasunod ng kanilang charity event sa Coron. Staff ng munisipyo ng Coron, Palawan binatikos ang grupo ni na Rose Martan at Renden Labrador. Ayon kay Trinidad, ginamit lang umano ng grupo ni na Rosemar at Renden ang mga taga-Coron para sa kanilang vlog. Dismayado raw siya dahil naghintay sila ng 1 oras at nagutom sa charity event. Bukod dito, sinabi pa ni Trinidad na ginamit lang sila ng Team Malakas para tumulong, ngunit wala man lang daw silang natanggap na kahit 5 dulang mula sa grupo. Aniya, Dear Rosemar at Team Malakas,
Ginamit nyo lang mga taga-Koron para sa mga vlog-vlog nyo at Sokmed, dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom, at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 dulang. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso hindi nyo nga hinawakan? Sa kanyang post, hinamon din ni Trinidad ng Santukan si Rendan. Aniya, huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo pinaasan nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda sana na lang inuno nyo, hinahamon ko na nga Santukan si Rendan naghubad pa eng talaga, ekis kayo. Rosemar, naglabas ng sama ng loob laban sa staff ng munisipyo ng Koron, Palawan. Samantala, sa kanyang Facebook post, hindi naiwasan ni Rosemar na maglabas ng sama ng loob laban sa staff na bumatiko sa kanila. Ikwento ni Rosemar ang kanilang sakripisyo at pagod para lang makapaghatid ng tulong sa mga taga-Koron. Ayon kay Rosemar, bakasyon lang sana ang pakay nila sa Koron pero naisip nilang tumulong. Kwento ni Rosemar, nakasakay na sila ng speedboat nang biglang makarating sa kanila ang post ni Trinidad na bumabatiko sa kanila. Dahil dito, hindi nila napigilan ang kanilang emosyon at sumugod sila sa munisipyo para komprontahin ang staff. Ani Rosemar, may dala kaming mga relief goods, mga electric fan, rice cooker, initan ng tubig, 3 sakong bigas at cash na ipapamigay namin. Oo, di kasha. Sa sobrang dami ng tao na pumunta kaya naisipan namin magpalaro ng Jumbo Hotdog Showdown. Nakita namin sa mata ng mga tao ang saya. Nakasakay na kami ng speedboat nang biglang may nagsend sa amin ng screenshot na binabash kami ng isang government official na wala daw siya natanggap kahit 5, etc. na parang lahat ng pagod namin at effort na sayang. Kaya di na namin napigilan emosyon at agad kami pumunta sa munisipyo. Friend din sa staff, pumunta kami dito para tumulong at i-promote ang Koron. Sa video na ibinahagi ni Renden sa Facebook, mapapanood ang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng grupo nila ni Rosemar at ng staff. Makikita ang galit sa mukha ni Renden habang kinokompronta ang staff. Buwelte ni Renden, pumunta sila sa Koron para i-promote ang turismo pero sila pa ang siniraan ng staff. Sa caption ng post ni Renden, tumulong na nga kami sisiraan pa kami. Promote namin ang tourism ng Koron, Palawan para makatulong. Sa video, makikitang dinuduro ni Renden ang staff sa tindi ng kanyang galit. Ani Renden, pumunta kami dito para tumulong at i-promote ang Koron. Kapal naman ng mukha mo, tumutulong na kami. Sino ba pinagmamalaki nito? Bakit pinapayagan nyo ang ganitong staff ng munisipyo? Dagdag pa niya, tumutulong na kami. Sino bang ipinagmamalaki nito? Ha! Bakit pinapayagan ninyo ang ganitong staff ng munisipyo? Dapat kayo ang tumutulong. Maging si Rosemar ay hindi rin naitago ang kanyang galit. Aniya, nagpunta kami dito para mag-enjoy tapos ibabash pa kami. Hindi rin umano totoo na hindi siya nagbigay ng pera sa mga tumulong sa kanya. Ayon kay Rosemar, nag-abot na ako ng 3,000, last money ko na yun kanina. Tinanong din ni Rosemar ang staff kung bakit ito nang hamon ng santukan kay Renden sa kanyang post. Pero sagot ng staff, wala lang. Ani Rosemar, trip mo lang ganon. Nilinaw din ni Rosemar na hindi sila kumita sa pag-vlog ng kanilang charity event sa Koron. Aniya, kasi nakaka-high blood eh, ang sasabihin pa niya para daw sa pagbablog. Kumikita ba ako dyan sa pagbablog na yan? Sa huli, nanawagan si Renden sa mayor ng Koron dahil sa ginawa ng staff nito na aniya ay, lason, umano sa munisipyo. Ani Renden, sino bang mayor dito? Mayor, nandito po kami para tumulong. Mag-promote kami dito, Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo nyo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment and share this video. Until next video. Subscribe now. What are you waiting for? Click the subscribe button. Hey, subscribe please. Please, please, thanks. Bye.